Here with Damsa. Of course, kilala kita. Yung kalaban mo, hindi ko masyado kilala. Pero tanongin ko muna, ano pagkakakilala mo dun sa kalaban mo? Sabi nila, amateur boxer din daw. And balita ko nga, ang record daw nito, 10-1. 10-1? 10 knockout. Oo. Tsaka isang talo yata. Okay. So again, para sa mga nanonood, yung laban nyo, December 6. December 6. And curious ako, parang malaki sa'yo yung kalaban mo eh. Anong tibang ilalabanan nyo? Meron ba? Ako kasi ngayon, nanggaling ako sa 186, pero ngayon 177 na lang ako. Yung kalaban ko nasa 180 plus. Oh. And then ako kasi kaya ako nagpababa ng timbang dahil lang akala ko nga si Tigase nung una sumunod si target market, pero yun nga biglang napalitan, so ito yung napalit, mas malaki. And you're okay with it? Okay lang, pero gusto ko sana magpababa siya at least ng timbang, kasi ako dalawang beses na ako nawalan ng ano eh. Kumbaga, ako parang ako lagi yung nag-a-adjust, so. Okay, kanina napanood ko yung press con, inawitan mo siya doon, ano nga yung sinabi mo sa kanya? Yung ano, Kingpin-Oy daw, pero kita niyo na may ulo, Kingpin-Oy. Okay, and he said you just all talk. What can you say? What can you show? Is there anything you're parang ipahanda mo sa kanya aside from your rap sa laban? Siguro pagandaan niya yung ano, yung knockout power ko. Hindi lang ako rapper. Patutunayan ko sa kanya. He also said na ingatan mo daw yung jaw mo. Oh, ingatan ko daw, sabi niya. Oo. Anong siya kanya, anong iingatan niya? Ingatan niya lahat. Lahat ingatan niya. Okay. Kasi walang gloves to eh. Okay. Isa sa curious ako, no, you're a rapper. Why are you boxing? Pwede ka naman mag-rap na. Bakit iniisip lumalaban ka pa? Kasi coach nung time nga, bago ako mapasok sa pagra-rap, bago ako maging kahiligan 'yon. Napapasali na ako sa mga boxing barangay. And then yun nga, na-impluwensyahan ako ng mga kamag-anak ko na nasa Cebu, sa Bohol, sa Negros. May mga pinsan din kasi akong boxingero, at saka yun yung airpot ko. So ayun, parang na-adapt ko na yung ano nila, yung ginagawa nila. So gusto mo talaga mag-boxing? Gusto ko talaga mag-boxing. And then nakilala ko sila, Coach Heno, tatay ni Edward Heno. Oo. 2001 yun. Si Tatay Al, ayan sila, Coach Jimmy Katakis. Yeah. Nung na-meet ko sila, sila na yung nag-train sa akin hanggang sa yun na lumalaban ako ng amateur boxing. Pero nung time nga kasi na yun, kumbaga, pager pa yata yun. Wala pang... Pero this time around, hindi lang to boxing. Walang yes. Gloves. Yes, Sir Pao. Bernakin, walang gloves. Wala ka bang worry doon na iba naman yun eh, walang gloves eh? Meron din naman. Pero syempre, kumbaga... Lagi nga sinasabi sa atin, di ba? Protect yourself all time. So, kailangan talaga mag-ingat. Okay. Hindi lang ito basta susuntok ka, kagaya nung sa ibang ano. Okay. Siguro, ingin natin ang suporta, yung mga kaibigan mo, panoodin ka, tsaka support. Ano mo yung, promote mo yung YouTube channel mo kung meron. Ayun, syempre, ayun. Subscribe nyo nga pala ako. Damsa Official, syempre. At yan, sa lahat ng TUC family, TTFY community, ayan kay Sir Pao, maraming salamat. At syempre, ang buong community ng hip-hop, alam ko naman na susuportahan nyo ako dahil ito yung kauna-unahan sa kasaysayan ng hip-hop na merong isang rapper, battle rapper, kilalang isa sa mga rap artist, speed rapper dito sa Pilipinas na sasalang sa combat sports. So, ayun, inaasahan ko na susuportahan nyo ako. Alright, thank you, bro.